Kamusta na mga kagringo? Kaya pa ba? Bago tayo magsimula, bago tayo magbigay ng tip, huwag kalimutan, subscribe, like, and share. Tsaka po yung hiling ko po, lagi natin panoorin yung ads natin. Malaking tulong na po yan. Tsaka para swertehin tayo. Simula na po tayo. Race 1, dito po ako, numero 9, Adarna. Yung huling takbo nito, segundo to eh. Photo finish. Medyo tingin ko nasarapan lang ng dala ng karera dito eh. Kaya dyan po ako, numero 9. Adarna. Panigundo ko po dyan yung numero 7 na Blown Away. Isa na rin yan sa mahinaan laban. Kaya race 1, dyan po tayo. Numero 9, Adarna. Panigundo, Blown Away. Race 1, 9-7. Race 2 tayo, mga kagringo. Ito, medyo maganda tong laban na to. Pero doon na rin po ako sa numero 8, yung Caloocan Girl. Panigundo ko po yung numero 7, yung nag-iisang imported. Yung Union Run. Pero itong laban na to, magulong karera to kasi halos lahat to napansin ko parang may panalo lahat to eh. Pero meron ako isang nasilip na dehado dyan. Babanggitin natin mamaya yan pagkatapos natin magbigay ng tip. Race 3 tayo, mga kagringo. Dito ako numero 6, Apone Maria. Tingin ko yung huling takbo nito, hindi to binigyan ng pagkakataon na mukhang hindi siya nabigyan ng importansya. Tingin ko pagka binigyan ng importansya to, medyo nakakalamang to. Panigundo ko dyan yung numero 9, Winning Move. Maganda na rin pinapakita niyan yung mga huling takbo ni Winning Move. Nung huling takbo niyan, kinto yan. Pero malakas ang dating, nasa puwetan lang rin nila. Kaya ang tip ko dyan, numero 6, Apone Maria. Panigundo ko, Winning Move. Pero meron ako nakita dyan, kaya nilagay ko siya sa panarsero. Siya lang yung nakita ko nag-iisang imported, solo Irie, walang matulin, siya magdadala ng unahan. Tingin ko pag napabayaan to, kahit mga dalawang kwartos, kalaban na nila to. Yung numero 2, Jersey Savings. Kaya ang tip po natin dyan, itong race 3, 692. Race 4 po tayo mga kagringo. Eto, nakakalamang to tingin ko. Yung triple track. Medyo tingin ko para sa akin napakahina na ng laban nito. Para sa akin pwedeng solohin to yung numero 4 ang triple track. Pero dun sa malaki mga pital, sama natin yung numero 1, panigundo ko po, Prince Arman, tsaka yung numero 2, Extremely Top, Panarsero. Kaya po itong race 4, ang tip ko po dyan, 4-1-2. Pero dun po sa mga nagtitipid, pwede pong solohin yan, triple track. Race 4, 4-1-2 po tayo. Race 5 tayo, mga kagringo, ito. Isa rin sa napakagulong karera nito. Tingin ko lahat din to may panalo, pero hindi pwedeng lahat to tatayan natin, kaya pipili tayo. Dito ako numero 4, Hook on the Run, JT Sarate Sakay. Itong kabayo na to, flexible, pwede mauna, pwede isunod. Kaya dyan ako, numero 4, Hook on the Run. Panigundo ko po dyan yung magaling to nung karera, tarsero dumating to, yung 115. Tingin ko yung mga ganitong erehan, kayang-kaya niya to eh. Medyo humina lang ang laban ni Hook on the Run. Kaya tingin ko sila medyo nakakaangat dito. Kaya pampremera po natin dyan, race 5, numero 4, Hook on the Run. Panigundo po natin, numero 7, 115. Race 6 po tayo, mga kagringo. Etong karera na to, nakita ko si Claire Talk, ang galing nung karera nito. Unang sa likwat, segundo kila Right Answer. Pero nagpakita siya ng panalo. Tingin ko mag-uumento to. Kaya dyan po ako. Numero 9, Clear Talk. Panigundo ko yung dalawang 7, yung Makarit at saka Red Soul. Tingin ko siya yung magbibigay magandang laban kay Clear Talk. Kaya race 6, tip ko po dyan, 9-7. Race 7 tayo mga kagringo.
Itong Ray 7 na to, kung mapapansin nyo, wala masyadong matulin dito. Ang tingin ko magdadala ng unahan dito, yung numero 2, yung nag-iisang imported, yung maka-RM. Ang pwedeng magbigay sa kanya ng pressure dito, kung sakasakali, maganda numero ni Stand By Me, baka maisama sa harap. Kaya yan ang kinuha kong panigundo, Stand By Me. Pero maglalagay po ako ng panarsero dyan, yung numero 9, yung Nosen Yang Yana. Kasi baka mamaya mauna si Maka-RM, habulin kagad ni Stand By Me, makapanood ng laban si Nosen Yang Yana. Alam naman natin, pagdating ng rekta, dun lang natin makikita si Nosen Yang Yana ng Romire Mate. Kaya nagtatlo po tayo dyan. Antip po natin dyan, numero 2, Maka-RM. Panigundo, numero 10, Stand By Me. Panarsero po, Nosen Yang Yana. Race 7, 2:10:09 po tayo. Race 8 na po tayo, mga kagringo. Etong race 8, medyo may nakita ako dito, mahinang-mahina na laban. Medyo napansin ko na nanalo siya sa medyo malakas na grupo. Yung numero 9, Within Reach, medyo mahina na ang laban. Tapos napansin ko itong karera na to, walang matulin, solo Irish siya dito. Kaya dun sa mga nagtitipid, sa tingin ko pwedeng solohin to. Pero naglagay po ako ng panigundo dyan, yung numero 8, para sa mga tumataya ng forecast, Greatest Love. Kaya tip ko po dyan, race 8, 9-8. Pero meron po akong isang nasilip na magandang dehado dyan. Babanggitin ko po yan mamaya. Race 9 po tayo. Eto siguro naman lahat kayo napansin nyo to, si Rock Away, sobrang hina ng laban na ito. Para mapunta siya sa grupo na yan, talagang pinababa siya dyan. Kaya dyan po ako, numero 4, Rock Away. Pero meron po akong panigundo dyan. Eto napansin ko itong kabayo na to, habang lumalakas ang laban, gumagaling rin siya, yung numero 7, Morning Girl. Pero naglagay rin po ako ng panarsero, yung Trustworthy. Kasi po, si Rock Away, alam naman natin, nasa harapan laro niyan. Merong matulin dito, yung numero 5, My Dear Magnolia. Kaya ako naman siya hindi kinuha, kasi parang sa tingin ko lang, sa sarili ko, lalabas siyang panggulo. Pag humabol siya kay Rock Away, talo siya ng derimate. Pag pumigil siya, todas kay Rock Away. Yan, tip ko po dyan, race 9, 479. Pero may nasilip din po ako magandang dehado dyan. Babanggitin ko po yan mamaya. Race 10 po tayo. Eto, nag-iisang imported na naman. Napapansin ko, laging may isang imported na nakakalamang. Race 10, dyan po ako, numero 6, Viva Forever. Pero meron po ako dyan nakitang magandang dehado. Pwede ko siyang ilagay sa panigundo, kaya ang tip ko po dyan, Viva Forever, panigundo ko po dyan, yung numero 3, Prince Uno. Pero naglagay na rin po ako ng panarsero, yung numero 7, Summer Cruise, para sa malakas makapital, yung sa mga gustong mag-protection. Paano mga kagringo, salamat sa inyo. Sana magsitama tayong lahat. Babanggitin ko na po yung magandang dehado natin. Race 2, Smiling Lady. Napakagandang dehado po niyan. Kung mapapansin nyo yung karera na yung race 2, walang matulin. Alam naman natin si Smiling Lady, giant killer yan. Pag pinaporma nyo sa harap niyan, kalaban nyo na yan. Yung isa po nating dehado, yung race 8, yung numero 2, Batas Kamao. Tingin ko napakagandang dehado na ito. Kasi siya ang pwedeng sumunod kagad kay Within Reach. O kung sakali, may tulin din to, baka sakaling siya pa mauna. Napakagandang dehado po niyan, huwag kayong mawawalan yan. Yung numero 2, race 8, Batas Kamao. Race 9, yung isa ko pong napiling silip na dehado, yung numero 6, Speedy Chase. JT Sarati po sakay, Cambio Hinete. Medyo malakas din po nilabanan yan. Tingin ko po ngayon, malalaban sila dyan kung sakaling bibigyan ng atensyon. Kaya yung binigay ko pong tatlong dehado, dun po sa malakas mga pital, huwag po kayong mawawalan yan. Shout out na po tayo.
kay Cap Jojo Salvador ng Makati City, Carmona, Barangay Carmona, Makati City. Sana po magsitama kayo kay Consper Di Eusebio ng Manila Horsepower, Jojo Destroyer ng Tropang True Friends, at syempre yung grupo natin, Karera ni Gringo. Tsaka po sa lahat ng sumusuporta sa group natin, salamat po. Sana magsitama po kayo. Shout out ko po nga po pala yung isa kong kaibigan na laging sumasabay sa taya ko, at saka yung sumusubaybay sa mga tip natin. Si Kuya Mark Tandok. Sana Kuya Mark manalo ka. Salamat po.